friends! Welcome back to my mini vlog! So, last Sunday, pagbuhat ko sa kanya ng gabi kasi nga ihihili ko na siya at matutulog na siya, naramdaman ko talaga na medyo mainit talaga si Miko. So, pinakuha ko kay husband yung thermometer namin. And then, pag-check ko, boom, nasa 38 po yung kanyang temperature. Grabe, parang nagulat ako na ganun kataas. Akala ko mga sinat-sinat lang siya. So, dahil medyo mataas nga siya, dahil ang pinaka-temperature talaga na considered na may lagnat ka is 37.8 po. So, dahil 38 siya, pinainom ko siya agad ng paracetamol. So, bumaba naman yung kanyang lagnat. Kaso nga lang, hindi nawawala. Kahit na pinagpawisan siya, or kahit na pinainom siya ng gamot, hindi talaga nawawala yung lagnat niya. So, umabot pa last Monday night ng 39.5. So, yung una, iniisip namin dahil namamaga yung gums niya kasi merong apat na ngipin yung patubo sa kanya. Tapos, iniintay ko din kung magkakaroon ba siya ng sipon or ubo. Kaso lang, pang third day na ngayon, wala namang sipon at ubo. So, this day din, nag-decide kami na ipa-check up na siya sa kanyang pedia. And then, pagpunta namin nga doon, sinabi ng doktor na yung 39.5 is hindi naman tataas ng ganun yung init niya nang dahil lang sa patubo ng ngipin. So, sabi niya, it's a viral infection. Tapos, chinek niya rin kung may plema ba yung kanyang lungs. So, okay naman siya, clear naman siya, at wala naman siyang mga rashes din. So, actually, medyo nagwo-worry nga ako kasi ano kayang cause talaga ng pagkalagnat niya. At ang pinakasabi sa amin ng doktor, kapag lumagpas ng 37.8 yung lagnat niya for today or for tonight, eh, kailangan na namin magpa-laboratory ng CBC at saka urinalysis. Baka daw kasi meron siyang UTI or baka may paparating na tigdas para to check na rin, no, kung ano yung bakit siya nilalagnan. So actually kinakabahan din talaga ako at nagwo-worry ako ngayon and praying na sana hindi na bumalik yung kanyang lagnat. Pero kung bumalik man yung kanyang lagnat, maganda talaga na ipa-laboratory na rin talaga siya. Nang sa ganon, malaman na talaga namin kung ano po yung cause ng kanyang fever. So, nagpapasalamat naman ako kasi yung aking anak ay magana pa rin siya kumain. Pinipilit ko talaga siya na uminom ng tubig kasi nga nauuso ngayon yung dehydration para sa mga bata. And ayoko naman na may mangyaring masama din kay baby dahil sa hindi namin siya pinapainom ng tubig. Mahirap din naman siyang pilitin yung baby na uminom ng tubig. Ay nako, minsan nakakapraning talaga maging nanay. So ito na nga, ini-enjoy ko na lang yung binigay sa amin na sopas ng aming kapitbahay ng aking kapatid. So, yun lamang po ano, and hopefully mag-iingat din po kayo, alagaan natin yung mga anak natin at health natin bilang mga magulang din. Lagi pa naman uso yung mga trangkaso, ubo, sipon, mga ganyan. Ayoko talaga ng ganyan. So, yun lamang po. Thank you very much for watching. Babu!